Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito po ang kargado, kung saan ay inaanyayahan ko kayong samahan akong basahin at pagnilayan ang mabuting balita ngayon upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay. Maging kargado man tayo ng mga pasanin nating suliranin o pagsubok sa buhay, makakaya nating lampasan ang lahat ng ito dahil kargado din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis." At gumaling at luminis nga agad ang ketong. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling at malinis na." Ang mabuting balita ng ating Panginoon.